Lumaki pang lamang ni Vice President Leni Robredo kay dating senador Bongbong Marcos sa isinagawang recount ng Presidential Electoral Tribunal. Ano kayang reaksyon diyan na magkabilang kampo? Nakatutok si Tina Pangaliban Pera. Pati sa resolusyon ng Presidential Electoral Tribunal, panalo si Vice President Leni Robredo sa botohan sa Iloilo, Negros Oriental at Camarines Sur. Yan ang mga lugar na pinabilang ulit ng nakatunggali niyang si dating Senator Bongbong Marcos para sa kanyang electoral protest. Matapos ang recount, sabi sa resolusyon ng PET, nanalo talaga sa mga naturang lugar si Robredo at lumaki pa ng mahigit 15,000 ang lamang niya. Pero wala pang desisyon ng PET sa electoral protest ni Marcos. Kailangan daw muna nilang hinga ng komento ang magkabilang kampo tungkol sa recount bago magdesisyon kung ibabasura o patuloy na diringgin ang electoral protest. Pero sa dissenting opinion ni na Senior Associate Justice Antonio Carpio at Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, dapat ibasura ang protesta alinsunod sa Rule 65 ng 2010 Presidential Electoral Tribunal Rules. Nabiguraw kasi ang kampo ni Marcos na makakuha ng substantial recovery of votes o sapat na kalamangan sa boto. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Marcos, pero giit ng kanyang abogado, hindi ka panipaniwala ang mga numero. Kaya nga raw 11 mahistrado ang bumotong dapat magsumite muna ng tugo ng magkabilang kampo bago magdesisyon ang PET. Tanong naman ni Robredo, bakit hindi ka panipaniwala ang resulta ng recount gayong nagpadala pa ang kampo ni Marcos ng watcher sa bilangan? Yung pagsisinungaling, nakakahawa pala. Kasi pati yung abogado nagsisinungaling na din. Kasi sila yung nagpadala ng sarili nilang watchers. Meron silang resulta nitong recount. Even before nilabas ito ng Supreme Court, meron na silang resulta kasi meron silang mga representatives doon sa recount. Sabi pa ni Robredo, dapat na ring i-dismiss ang petisyon ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice presidente sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Sabi ni Marcos, sa mga lugar na yan naganap umano ang panggigipit sa mga botante at pre-shading umano ng mga balota. Pinagsusumite rin si Robredo at Marcos ng kanilang posisyon kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mga boto sa tatlong nabanggit na probinsya. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.